Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So sa videong ito, bibili tayo ng bagoong isda sa pinakasikat na gumagawa ng bagoong dito kasi sobrang bango at napakasarap ng kanilang bagoong. Ayan, malinis at masarap na bagoong. So mula sa bahay, dadayo kami ng uyong doon kasi yung bilihan ng bagoong isda kasi tinatanong nila kay kung meron pa daw ba tayo, may ano pa ba kami bagoong kasi nung umalis siya papuntang pagbilaw, maraming bagoong na iniwan. So ngayon binigay ko kasi sa friend ko yung bagoong kasi nasarapan din yung friend ko nung dumayo yung friend ko dito. So ayan, sabi niya bili tayo kasi wala tayong bagoong kasi sa aming mga Ilocano at mga taga Pangasinan, bagoong ay hindi nawawala sa aming hapagkainan. Ayan, so drop by muna kami, gawa ng nag-withdraw muna ng pera kasi wala kaming pera. Ayan, wala ng juice, kaya withdraw muna. So ito yung palengke, public market. Ayan, so ang dami na rin mga dito, mga kung ano-anong mga paninda. Mamaya makikita ninyo yung sanhi ng traffic noong nung Holy Week kasi dinadayo nila din dito ang mga daing at tuyo kasi ang tuyo dito sa sual Pangasinan crispy at hindi gaanong maalat. So tamang tama lang sa alat na hindi ka magkakasakit sa kidney stone mo. So ayan, ito na nga. Ayan, mamaya bibili tayo dyan ng tuyo. Ayan, ang daming tuyo. So every Sunday, nandito sa amin ang EDSA kasi nga, ang daming bumibili dyan. Galing Bulinaw sila, nag-swimming, and then daan sila dyan para bumili ng tuyo. Ayan, hindi lang dyan. Meron pang ibang dyan, bilihan ng tuyo. Oh, ayan, ayan. Super dami, di ba? So marami kayong choices. Saan kayo bibili ng tuyo? Kung saan kayo komportable. Meron pa 'yan doon sa dulo pa, meron pang bilihan ng tuyo. Ayun, di ba? Kasi sobrang daming nagtitinda dito. Gawa ng kasi panda traffic talaga pag once na may mga dumayo dito, lalo na kapag ka mga yung mga holidays like Pasko, New Year, tsaka ano ba tawag dito? Holy Week. Ayan. So ayun. At saka, kapag ka gusto nyong bumili din ng isda, pag galing kayo ng swimming ninyo, galing kayo na masyal dito sa Pangasinan, dito sa Bulinaw, kung saan lang kayong lupal pumunta, at kung dadaanan nyo ang sual, ayan, dito sa Tubuan, Talipapa, ayan, maraming klase ng isda dyan. Ayan pa, mga tuyo ulit. Ayan, tuyo. So, sa kabila nyan kasi, sa tawid nyan, may mga bilihan ng isda. Bangus, klase-klase. Huwag niyong kakalimutang bumili ng bangus pag na gawin kayo dito kasi napakasarap ng bangus dito. Ako man ay dayo mula Mindanao. Hanggang ngayon, kapag kumakain kami ng bangus, talagang mapapaganon talaga ako. Ayan, dito na kami. So dito, yan. Actually, malapit sila sa dagat. Ayun, diba?
Sabi nila kahit nung mga bata pa sila, dito sila nakatira. At naglalaro sila dito at naliligo sila dun sa dagat kaninang dinaanan natin. Ayan, dito daw siya dating nagkukulit. Ayan, naglalaro. Ayan, ayun, yan sila Kai. Diba? So, dito yung bilihan ng bagoong. So, may inabutan kami dito naglalaro. Ayan, medyo madilim-dilim na dito sa kanila. Ayan. So, carry lang, diba? Namaya papakita ko sa inyo yung kanilang mga bagoong. Oh, ayan na yung mga bagoong, yung storage room nila. Ayan, super linis po niyan mga Mars. Ang bagoong kasi kapag hindi malinis, inuud yan. Pero dahil sa malinis ang gawa nila, mabango at napakasarap ng bagoong and asin. Ayan, marami silang asin. Naku, yung asin dito, kakaiba. Sa totoo lang, malinamnam ang asin. Hindi ko alam ba ba't ganun. Ang sarap talaga ng asin nila dito. Alam mo yung parang ang gaan lang niya. Tapos parang ang ano niyang hawakan, ang sarap niyang hawak-hawakan. Tapos ang puti-puti. Hindi siya kagaya ng iba na parang mabigat, na parang mabato, na parang ano siya. Para siyang akala mo minsan jolin sa ano. Pagka ano mo sa kaserole, lumalagitik. Ito hindi. Purong-puro. Maganda yan si ate. Siya yung talagang nagtitinda dito talaga na popular na nagtitinda ng bagoong gawa. Kasi nga, di ba, mabango yung bagoong nila. So, meron silang bagoong isda, bagoong alamang, patis, padas, ganun. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung padas. Isang klase ng bagoong din yun. Ayan yung patis, ang mura lang ng patis. So, shoutout nga pala kay Ate Dada ng Buluan, Maguindanao. So, dito po siya sa akin umu-order lagi ng bagoong at inaangkat ko kay Ate yung bagoong. Pangasinan to Mindanao. Twice a year po bumibili si Ate Dada 15 kilos ng bagoong. Ayan, nandito na pala kami sa bilihan ng toyo. Nag-drop by kami sa bilihan ng toyo. Kasi nga, tagal na kaming hindi nakakaulam ng toyo. Gawa ng laging umuulan, hindi ako makagawa ng toyo or daing. So, dito na lang kami bumili. Kasi na-miss din ni ate. So, tag-ulan, masarap ipares sa ano, noodles. Tapos yan, toyo. So, dito yung kakilala nila kay sa kaklase niya. Sobrang sarap ng toyo dito kasi talagang crispy, hindi siya makunat, lalo na yung dilis at saka pusit, masarap. So, meron naman ditong mga tingi-tingi lang or per kilo, tapos ayun o, sosyal, GCash, pwede kang magbayad ng GCash, o diba, tara yan. So, ayan, kapag ka nakadrop by kayo dyan, tapos wala kayong cash on hand, so pwedeng merong, ano, GCash ka, edi, GCash mo na lang yung bayad. Ayan yung espada na toyo, ayan o. May mga tingi-tinging tuyo. May danggit, yes. Ang sarap ng danggit. So, ayan. Sana nagustuhan nyo yung vlog ko today. Ayan. So, kapag kayo ay o-order ng bagoong at saka tuyo at hindi nyo kayang pumunta dito, so, pwede nyo po akong i-PM or comment down below para ma-process natin ang order ninyo. Hindi ko naman sobrang mamahalan yan. Charit! So, ayan. Depende po yan sa lugar. Ang shipping PV, Shopee checkout po tayo. Ayan. So, see you next vlog. Thank you!